Ngayon, mag-i-install tayo ng real disc brake. Naka-drum brake kasi itong si Aerox 155. I-install namin siya. First time ko mag-install nito. Meron naman siyang guide. Basta't huwag lang magkulang sa mga screw niya, sa mga gamit. Ma-install natin ito. Ayun. Unahin natin. Bali, tatanggalin muna natin itong gulong. Tapos pasasalpa ko muna yung bagong Michelin na ang size niya ay sa 140 by 70 by 14. Kasi itong stock size ni Aerox medyo madulas na. Tsaka pud-pud na talaga. Ayan, dami ng ano. Kaya yun, samahan niyo ako mga Brad. Balikan ko kayo, pa-install ko muna yung, pakakabit ko muna yung grill tire niya. So ayun mga Brad, na ikabit na yung gulong natin na bago. Tapos ngayon mga Brad, ako kasi pagka ganitong hindi ako masyadong familiar, talagang tututok muna tayo sa pinaka manual niya, no? Ang gagawin natin, ayan, may mga nakalagay naman hub, isang piraso, number 1. Ayun, number 1 siya yung hub. Ito yun mga Brad. Ito yun, ibig sabihin. Tapos yung number 2 screw, tatlo, ito naman siya. Yun, yung muna ang pinag-aaralan ko mga Brad, ha, para maging familiar tayo dun sa screw na ikakabit sa kanya. Nang sa ganun, hindi maligaw yung mga screw natin kung saan makaikabit. Tapos real brake disc, isa. Ito yun mga Brad. Tapos this screw, tatlo. Ayun, nandito siya mga Brad. Ito, tatlo. Ito siya, dalkasya ito dito eh. Yan, yan, tatlo siya. Brake pump assembly, number 8. Number 8, hanapin lang natin yung number 8. Ayun. Ito yun mga Brad, ito yung number 8 niya. Tapos yung number 9, middle bushing. Number 9. Hanapin natin number 9, ayun. Number 9, dito siya. Sa gitna, napapatong dito. 14 drill. May drill siya mga Brad. Ito yung gagamitin natin na pambutas dito. Pero bago natin gamitin to, kailan yung medyo maliit muna rito ang ipambubutas natin sa kanya. Pang final to mga Brad. May kasama siyang drill. Ang unang gagawin natin, i-install muna natin itong number 1, yung hub. Ito yun mga Brad. I-install muna natin sa kanya. Yan ang uunahin natin ilagay. Balikan ko kayo mga Brad, i-setup ko lang siya pag na-ready ko na to. Tapos sasabihin ko na lang sa inyo kung saan ako nahirapan, kung ano kailangan, kung paano discard it. So ayun mga Brad, no? Bali, bubutasan na natin tong mags natin. Kailangan kasi huwag tayong sumablay eh. Kaya isinalpak ko muna yung mags, tsaka ko siya isesentro sa mga butas niya. Nang sa ganun, talagang accurate yung butas, yung lugar ng butas. Hindi tumabingi. Importante na sa sentro siya eh. Kaya ganun na ginawa na. Ganito gagawin natin. Ang butas ko, ang ginamit ko, yung maliit na talim. Ito. Tapos pangalawang butas, sinalta ko na tong pahaba niya. Para palaki siya ng palaki. Ang huling pambabala natin dyan, itong kasama dun sa kit niya. No? Ito. Ito na yung pinakahuling pang ano natin. Dinala ko na tong pinaka-final drill bit natin. Kailangan lang dito, medyo focus ka, diretso kailangan. Parang hindi sumablay.
So ayun, meron na tayong isang butas, isa na lang. Tapos isasalpak uli natin. Pagkasalpak, tatandaan uli natin. Tapos ganun proseso. Ganun proseso uli. Una, maliit. Tapos palaki ng palaki yung butas. Para saktong-sakto pag sinalpak natin siya. Ayun mga brad, bali nabutasan na natin na tatlo para dun sa hub na ikakabit natin. Tatlo na siya. Ayun, bali lilinis ko muna kasi nagkalat yung mga pinagtanggalan ng alloy, no. Ayun, medyo nagwalis muna ako. And nandiyan siya lahat. Ayan. Nang sa ganun malinis lang yung pinaggagawan natin. Kasi pagka nakakalat lahat diyan, medyo sasabit-sabit sa kamay natin, tapos minsan naharang yan sa pagitan ng sasalpak mo sa gabal, di ba? Kaya yun, winalisan muna natin, nilinis natin yung working space natin para nang sa ganun maliwalas at maganda yung nasa kondisyon tayo sa paggawa. Pag marumi kasi parang no? Nakakadagdag stress yun. Bali na ikabitan natin yung display. Susunod dyan, titignan natin dun sa manual niya kung ano yung ine-next natin dyan, no? Bali nakakabit na rin ito. Ayan, yung hub niya na ikabit na natin, yung plate na ikabit na natin. Tapos itong mahabang bracket niya. At saka yung brake pump bracket assembly, yung number 8. Yun ang ikakabit natin muna. Tapos itong pinaka-rod niya. Ikakabit muna natin. Medyo mahirap ikabit, ha. Hindi ganun kadali. Kailangan kasi align na align siya. Kasi pag hindi align, magwi-wiggle. Kaya kembot na ganun. Kaya talagang kailangan align na align. So ayun mga brad, na ikabit na natin yung caliper, no. Una kong kinabit sa kanya yung yung bracket. Itong brake pump bracket assembly. Itong number 8. Yan ang una kong kinabit. Tapos sumunod yung caliper. Pagkatapos ng caliper, yung rod na niya. Itong rod. Tapos ng rod, yun. Salpak na. Diretso yung pinaka swing arm ng Aerox. Ngayon, medyo ginabi na tayo. Ang problema lang natin ito. Itong mamaya, babaklasin ko lang yung flarings niya para mailusot natin tong kable, para maipwesto na natin tong brake label niya. Ayun, ayusin lang natin tong hindi na natin kailangan gamitin, katulad nitong drill. Alisin na natin 'yan para sa ganun lumuwag tayo, para pag nagbaklas tayo ng flarings, madali nang kumilos at maipwesto natin ng maayos tong brake level. May pwesto na natin ng maayos. Magbabawas lang tayo ng kalat. Nasa ganon, madaling kumilos. So yun, bali na ipasok na natin yung kable. Yung pagtanggal ng flarings, parang same lang nung kay Gravis. May mga lock din siya. Kaso lang pagka-plastic ito, parang malutong. Kaya nakakatakot i-alis. Tapos kinabila ko lang yung kable para dun sa kabila siya dumiretso. Ayan, ito. Balita yung kable, tapos dinaan ko lang siya rito ang paganyan. Dito na siya lumabas. Ayan na yung kable niya. Tapos ito na yung pinaka reserve brake fluid. Mamaya ayayos ko na lang ito. Lalo ganyan siya.
yun, kapit naman siya. Lalo na eh, maganda yung ating nilagay na gulong. Testing ko mga brad ha. Narinig nyo, medyo kumakamot yung likuran.